Ipapayag na hiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Ito, isa sa mga project na ito at sekreto at hindi nilalabas ng media at itinatago yan nila ng kalakatotohanan. Marami pa bahay sa NCR, sa local government sa buong Pilipinas. Dapat yan, ipablog yan. Hindi minimedia nila yan, tinatago nila. Isa sa mga Cavite, Laguna, Parañaque, Caloocan, lahat ng mga NGO may mga pabay sa BBM. Hindi po nila inilalabas ang katotohanan. Pero darating yan ng panahon at lalabas yan. Palapit na. Nakahanda na po ang BBM guys sa Marcos at iswalat na ang katotohanan na yan. At dapat yan. Hindi alam ng ibang mga tao itinatago. Hindi lang katotohanan. Bakit hindi itinatago? Dapat be proud of Philippine tourism. At saka darating ang panahon, gaganda talaga ang Pilipinas. Yes. Talagang yan ang pasimula. At sinabi ko na sa nagkaraban kami sa tayo ang BBM sa Manila at sinabi ko na Marcos na ang makakahango sa paghihirap na ito at ipapakita niya talaga ang galing niya. Marcos. Marcos talaga. Ayun. Sila po yung mga loyalista na talagang mula nung campaign, siya yung nagsusuot ng sombrero na mahaba na may mapa, mga kaibigan. At saka siya yung nagdala ng libro. Dalawang libro ba yun, sir? Oo. Na dinala mo doon at sa... At yan, dadaling ko sa February 14. What's out? Sa February 14. Dadaling ko yung Philippine map na 15th century. At itong makikita ang iba-ibang klaseng map ng Pilipinas, yan ay exhibit before. Pumunta dito si Sofia Queen of Spanya, nagkaroon ng exhibit sa Central Bank. At isa din ako sa mga mayroong koleksyon ng Philippine maps, mga 14th century, at dadali ko sa February 14, was out. Ayun. Makikita ng buong Pilipinas yan live sa mga vlogger. Vlogger lang nagmamahal at ang katotohanan ng siwala sa buong exhibit ka the name of the world. Ang vlogger ay hindi ordinary. Dahil yan ay nagsisiwalat at inilathala ang katotohanan. Vlogger of BBM. Sila lang po ang nagsisiwalat ng mga katotohanan. At isa ako sa mga collector din ang mga collection natin sa Pilipinas na mga antique na mga maps. Kaya hindi pwede maghiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas sa Mindanao. Ayan. At yan dadalhin ko, patutunahin ko sa February 14. Ayan po, ang solid firm. Anong meaning ng firm? Friends of Imelda Romaldis Marcos. Ayun. Thank you so much, sir. Thank you. Dali mo mga senior, ha? Yeah. Oo. Naka-schedule po yan. Alam ko, mga malalakas pa yun. May ano siya, 84 years old, 87 years old. Pinakamahayos siya at pumunta na kami ng grandstand. Ayan mga kaibigan, yung mga senior na yan, yun ang nagpapatunay, yung mga Indralin Marcos dati, alam talaga nila kung ano ang Marcos noon. Alam nila ang nangyari sa Pilipinas. Kaya di mo, ang senior mahalin po natin, dahil ang senior yan ay parang dokumentaryo yan eh. Alam nila kung anong mangyayari noong panahon, 1986, kaya hindi mo pwede sila dayain. Kumpara sa mga 8th century ngayon, kumpara sa 8th of Marcos Senior. Imelda Romaldis Marcos, alam nila yan. At kami ang mga firm ay mga dokumentaryo kami. Meron kami yung tinatawag na read book 1 and 2. Doon ko nakikita sa pag-research ko. At yan ay darating ang panahon niyan. Pag nagbukas ang babae namin sa Cavite at yan makikita ninyo lahat. Kahit dito, dadalhin ko na yung Philippine Maps Collection. Sir, anong masasabi mo sa mga estudyante ngayon na ayaw nila sa Marcos dahil yun daw, sinungaling at hindi daw totoo mga sinasabi, magnanakaw. Yun, kayo ang magiging ugat siguro, sir, kung kayo ay magpapaliwanag sa mga estudyante niyan kasi mga senior talaga, saksi po sa lahat ng Marcos. Of course, Marcos Senior. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang Marcos Legends ay nagkalat na sa 7 kontinente sa buong mundo. At ang mga kabataan ngayon, mag-aral po kayo ng mabuti. Magtanong po kayo sa mga matatanda, sa mga senior, kung ano ang Marcos. Dahil kayo ay nung panahon 1980s, binaliktad tayo ng mga Aquino. Huwag po kayo maniwala doon. Mag-research, magbasa, kayo. Mag-aral ng mabuti. Ikumpara nyo ang Marcos kung ano talagang may merong Marcos. At yan ipinapakita ni BBM at saka First Lady Liza Marcos. At makikita yung matutungan yan. Panimula pa lang yan. Ayan mga estudyante dyan na talagang pag-aralan nyo mabuti. Kasi ang libro ngayon,
paano yung mga libro ngayon na yung tinuturo ngayon sa ano sa history natin, parang napalitan na ba yun o hindi pa? Yung mga libro sa high school, di ba? Yung di ba binago noon? Binago ni Cory yun. Oo, binago. Kasi may hit sa sarili niya. Mm-mm. Sa Marcos. Mm. Kaya binago yan lahat ang ano, at pinasok nila ang Malacañang, kinuha nila ang mga libro, sinunog nila lahat at yan ay nawala. At isa sa mga Cory Aquino ang kumuha ng mga koleksyon ng mga Marcos loyalists sa Malacañang. Pero meron akong mga libro din hawak. At yan ay mga, may mga Marcos din na mga libro na yan. Filipino Heritage. Pumunta po sila sa National Library natin. Pinakamalaking library sa buong Asia. Filipino Heritage. Volume 1 to 12. Doon mo matutunghaya makikita ang ano, ang Filipino Heritage. Gaya nga, si Madam Imelda Romaldez Marcos, hindi mo pwede, hindi yung pwede, kayong mga taga Mindanao, huwag yung ano yung si Ma'am Imelda Marcos dahil yung panahon ng tourism ng panahon ng panunungkulan ni First Lady Imelda Marcos at Marcos Senior, si Ma'am Imelda siya ay nakakimuna. Ipinagmamalaki yan, nag-ikot siya sa buong mundo. Ipinagmamalaki yan ang Pilipinyana. Mm-hmm. Tingnan nyo ang kasuotan ni Ma'am Imelda Romaldez Marcos, kaya fan ako ni Ma'am Imelda Romaldez Marcos. This is a beautiful Pilipinyana. Proud to be Filipino, Filipina sa buong daigdig, hindi sa Asia, sa buong mundo. Dahil ang Imelda Marcos ay mahal niya ang taga Mindanao. Kung saan si Madam Imelda Romaldez Marcos dala-dala niya ang cultural country natin sa ibang bansa, may mga dance sport ang mga Mindanao niyan. Mga cultural natin, hindi niyo ba alam? Mag-research po kayo. Magbasa. Nandoon yun, makikita nyo. Pag-aralan nyo lang mabuti kung ano-ano ang dala ni Madam Imelda Romaldez Marcos, yung mga cultural natin sa buong mundo. Ipinagmamalakiya talaga yan. Hindi mo pwede alam ng mga loyalista yan, darling. Ayun. Pilipino tayo, to be proud. Mahalin po natin ang ating bansa. Dahil isa tayong Pilipino. Huwag po tayo mag-away-away. Dapat salip. Magkaisa sa tulad ng pagbabago doon sa Grand Central ni BBM, di ba? Mm-hmm. Ano bang sinabi doon? Pagbabago na ng mga Pilipino. Ay, bahala na tayo. Ayaw ni BBM mag-gagin. Nilalain naman siya. Alam mo, ayaw ko na mag-mission sa ganun. Oo nga, Sir Ron. Bahali po natin ang Los Biminda, Luzon, Visayas at Mindanao. Papakita ko yan sa February 14. Dadaling ko dito yung libro ko. Ayan, watch sir. Out! Nabanggit mo yung Luzon, Visayas at Mindanao, di ba? Kayo po ba ay papayag na hiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Hindi! Dahil yan ay nakatatak. 40th century pa yan, 15th century, hanggang ngayon 20th century. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon, Biminda. Yan. Thank you so much. Wala makapagbabago yan. Atin yan. Okay. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Ayan ang firm natin ng 24K INC, no? Incorporated. Thank you so much.